Hello mga ka-outdoors! Welcome na naman sa ating YouTube channel, ang Outdoors Fellow PH Rugged Living. Isang magandang buhay na naman sa ating lahat. Kagaya nung huli kong video, wala muna tayo sa labas. Itutuloy natin ang ating indoors series at ito ay patungkol sa baril, particularly pistol. So kapag ka-baril ang pinag-uusapan natin, nais ko lamang ulit i-remind ang bawat isa sa atin sa ating 4 gun safety rules. Number 1, always treat the weapon as if it is loaded. Number 2, never point the muzzle of the gun to anyone or anything you do not intend to shoot or destroy. Number 3, keep your finger off the trigger until you are ready to shoot. Number 4, be aware of your target and what's behind it. Alam niyo mga ka-outdoors, napakahalaga itong 4 gun safety rules na ito, lalo't ang pinag-uusapan natin ay baril, mapa-rifle man yan or pistol. Ang rason kung bakit napakahalaga nito ay sa kadahilan ng sa ating kaligtasan. Kailangan po ang isipin natin palagi ay safety. Safety first, ika nga. Safety natin as the shooter and safety ng ating mga kasamahan. At itong mga 4 gun safety rules na ito ay hindi lang applicable sa firing range. Applicable siya anywhere else. So, let's proceed to our main topic. Ang topic natin ngayon ay about sa malfunctions ng pistol or handgun malfunctions, particularly pistol, kasi iba din ang malfunctions ng revolver. Pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng malfunction at saka yung mga remedy or treatment nila. So, bago tayo mag-proceed sa ating mga malfunctions, pag-usapan lang natin kung saan ba natin madalas ma-encounter ang mga malfunctions ng handgun, particularly sa pistol. Una, sa mga men in uniform, sa mga servicemen, madalas din nilang ma-encounter ito sa totoong barilan or sa mga armed encounters, mapakriminal man yan or terorista. At yung pangalawang scenario naman natin na may encounter natin itong mga malfunctions ay sa mga firing ranges kapag ka merong practical shooting competition. So, ma-encounter din ng mga shooter natin, mapasibilian man yan or servicemen. So, yun po yung dalawang senaryo kung saan natin may encounter itong mga malfunctions na ito. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng malfunction? Ang malfunction ay ito yung hindi maayos na paggana ng isang bagay. Sa case natin ngayon, hindi maayos na paggana ng isang baril, ng isang handgun, ng isang pistol. So, ang malfunction ay meron siyang dalawang klase. Ito, una, ito yung sa mismong baril ang may problema, kaya nagkakaroon ng malfunction. Pangalawa, sa shooter naman ang problema kung bakit nagkakaroon ng malfunction. So, yung una, hindi natin control, which is nasa baril na kasi yon. Pangalawa, tayo ang may control. Nasa atin ang sisi kung bakit nagkaroon ng malfunction ang isang baril. So, let's proceed to our main topic, the different types of malfunctions and their treatments. Ide-demonstrate ko sa inyo kung paano gawa ng paraan ng isang malfunction. Pero bagong lahat, i-release ko lang muna ang mga bala dito para sa ating kaligtasan din, para sa ating safety. Then, tabi natin, ilayo natin. So, wala pong laman ang ating magazine. Just to be sure, pagka naniniguro po tayo sa ating mga baril, mainam na ipasok natin yung daliri natin just to make sure na wala na talagang magazine na naka-insert. Then, cock twice. Tignan natin kung clear yung chamber. Pagka clear, point to a safe direction and then squeeze the trigger. So, ganun po ang mag-clear ng baril. Kuha lang tayo ng isa. Pagpasensya nyo na ako, wala akong basyo. So, ito muna ang gagamitin ko, pero I see to it na
meron ako sa presence of mind na ito ay service ammo or live ammo. Gamitin natin pang demonstrate. So first na malfunction, failure to feed. Failure to feed. Ibig sabihin hindi, walang pumasok na bala sa chamber. Walang pumasok na bala. Walang pumasok na bala sa chamber. Failure to feed. Ang remedy niyan is just to bang the magazine and cock para sure na may papasok na bala. So, kung lalagyan natin siya ng bala, pagpasensyon na, it's a big no-no na maglagay ng bala dito kapag kawala ka sa firing range. Pero, for educational purposes, lalagyan ko. So, failure to feed. For example, nagkasa ako. Walang pumasok na bala sa chamber. Ang gagawin ko lang, ang remedy niya is bang the magazine and then fully cock the slide. So, meron na pong bala ngayon sa chamber. So, tanggalin lang natin. So, yun po. So, clear natin ulit. So, yan. Yun yung number one, failure to feed. Number two is failure to extract. Ibig sabihin, failure to extract, yung basyo, yung empty cartridge case, nasa loob ng chamber, hindi siya natanggal. Nasa loob ng chamber yung empty cartridge case. Ang remedy nun is just the same, just like the first one. Bang and cock lang. Bang and cock. Ibig sabihin, titilapon yung empty cartridge case. So, yun yung number two. Failure to extract, ang treatment niya is bang and cock. Number three, stovepipes. Ang scenario na ito ay ganito, ay parehas sa failure to extract. Ang pinagkaiba lang, nakaipit yung basyo dito. Nakaipit yung basyo na ganyan. Stovepipe ang tawag dyan. Failure to extract din yung cartridge case, yung empty cartridge case. Pero ganito ang itsura niya. Stovepipe ang tawag dito. So, ang remedy natin dito is to chop inward using your weak hand and cock. Ito ang aking weak hand, ito ang aking strong hand. So, chop inward using our weak hand. Pag ganyan siya, chachop lang natin siya na ganyan. Ganyan, and then cock ulit. So, yun yung remedy ng stovepipes. So, ulitin natin. Yan, stovepipe yan. Ulitin natin. Chop inward using your weak hand. And cock. Ganon. Then cock ulit. So, yun yung number three, stovepipes. Double feed. Number four is double feed. Ibig sabihin, dalawa ang pumasok or dalawa ang pwedeng pumasok. Double feed. Ang treatment nito is kneel down. Kapag ka naka-shooting position kayo, kneel down. Assuming na naka-kneel ako, release magazine. And then, lock slide to the rear. Ilock natin yung slide pa ganyan. Ilock natin, lock slide to the rear. And then, cock the pistol 3 times. 1, 2, 3. And reinsert magazine. And then load. Ulitin natin.
For example, naka shooting position ako, which is nakatayo, and then nagkaroon siya ng double feed. Ang remedy or treatment natin is to kneel down first, release magazine, lock slide to the rear. Kapag ka natanggal na yung double feed, tignan natin kung anong nangyayari dyan sa chamber. And then, cock the pistol 3 times. 1, 2, 3. Then, reinsert the magazine. Kapag ka na-trip na yung malfunction, reinsert the magazine. And then, load. Tapos, diretso na tayo sa ating ginagawa. So, yun po yung remedy ng double feed. Number 4. Or number 5, I should say. Slide, not fully home. Ibig sabihin, ganito ang nangyari sa slide. Ganyan. Hindi siya totally naka-home. Slide, not fully home. Ganyan. Ang remedy natin dyan, for example, nakaganyan yan. Nakaganyan. Ang remedy dito is to push the slide forward with your weak hand. For example, nakahawak ako dito sa strong hand ko, and then slide not fully home, nakaganyan siya. Using our weak hand, itutulak lang natin siya ng paharap. Dapat may pressure siya. Pero situate na naka-trigger finger out tayo. Dapat may pressure siya, ganyan. Tutulak natin hanggang sa ma-fully home yung slide. So, and then, kung may ginagawa ka, kung pumuputok ka sa firing range, continue firing. So, yun yung number 5 natin. Slide not fully home. Ang remedy is to push the slide forward with your weak hand. Number 6, dead bullet. Dead bullet. Ibig sabihin ng dead bullet, hindi siya pumutok. Nung kinalabit mo, hindi pumutok yung bala. Madalas po mangyari yun sa firing range. Lalong-lalo na kapag ka-reloaded yung, reload yung bala mo. Hindi pumutok yung bala. Ang tawag natin dun is dead bullet. Ang remedy nito is just the same, just like the first two malfunctions. Bang the magazine and then cock. Para lang mapalitan yung dead bullet ng bagong ammo. Ulitin ko, kapag dead bullet, bang and cock. So yun yun. So, yung first 6, ito yung mga malfunctions na may kinalaman sa baril tsaka sa bala mismo. So, wala tayong kinalaman dun as a shooter. Meron din, pero mostly nasa baril yun. Itong susunod naman na tatlo ay nasa part na ng shooter. So, number 7. Itong mga malfunction na to, from 7 to 9, nasa part na ng shooter. Number 7 is empty magazine. For example, sa firing range, practical shooting, sa hindi mo nabilang yung balang ipinutok mo. Ngayon, wala ka na palang bala, nakaganyan na siya. Kapag ka wala ng bala, wala ng bala yung magazine mo, ganito na yan. Ang tawag dyan na malfunction, kasi sa part na natin to, negligence na natin to, empty magazine. Ang remedy nito, dapat na pumasok sa isipan mo kagad-agad, is to change magazine. Mag-change ka ng fresh na magazine. Then, pack, salpak. Salpak yung fresh magazine. And then load. Or pwede rin itulak mo yung, i-release mo yung lock slide. Then, or pwede rin ikasa mo. So, yun yun, sa empty magazine. Number 8, half cock. So, kasalanan natin kung bakit half-cock yung baril natin. Ganito lang, half-cock. Ganyan. Walang pumapasok na bala kapag kaganyan sa chamber. Walang pumapasok. So, ang remedy lang niyan is just to full-cock this slide. I-full natin. Sagad natin. Ito ang purpose nito. Kung bakit merong guhit-guhit dyan, mga kanal dyan. Dyan tayo magkakasa. Para mahila natin ng maayos. So, half cock, kapag ka half cock, nakaganyan, i-full cock lang natin. Then, ito ang matindi, number 9, which is talagang kasalanan natin kung bakit hindi pumuputok ang baril natin. Firearm on safety.
Itong Glock 17, wala siyang safety button. Ang safety niya nandun sa trigger. So yung mga baril na may safety, kapag firearm on safety, i-unsafe nyo lang. Yun lang yung treatment nun. So, yun yung mga different types of malfunctions. There are 9 types of malfunctions as to pistol or any handgun, especially sa pistol. Kapag pistol ang pinag-uusapan natin. I-recap lang natin. Malfunction number 1, failure to feed. Ang treatment niya is bang and cock. Bang and cock. Number 2, failure to extract. Ang treatment niya is bang and cock. Number 3, stovepipes. Ang treatment niya, chop inward using your weak hand. Chop inward. And cock. Number 4, double feed. Ang treatment niya is to kneel down, release magazine, lock slide to the rear, lock slide to the rear, and then cock the pistol 3 times, 1, 2, 3, reinsert magazine, and then load. Number 5, slide not fully home. Treatment niya is to just push the slide forward with our weak hand. Yan. Number 6, dead bullet. Ang treatment niya, bang and cock. Number 7, empty magazine. Treatment niya is to change magazine and reload. Number 8, half cock. Ganyan lang. Ang treatment niya is to fully cock the slide. Fully cock the slide. And number 9, last but not the least, firearm on safety. So, i-unsafe lang natin. Ang treatment niya is just to unsafe the firearm. Then, continue what you're doing. So, yun lamang po sa ating usapang baril ngayon. Ang ating mga malfunctions and their treatment. Naway, marami po kayong natutunan sa akin sa pagkakataong ito. Antabayanan niyo po ako sa mga susunod na videos ko pagdating sa baril. Maraming salamat po at patuloy niyo po sana kaming suportahan sa aming YouTube channel. Mabuhay po tayong lahat.